Bilang mga kapatid, magandang-magandang hapon po. Ito po ay inyong kapatid, Brother Marcelo Maldes. On behalf of our beloved head servant, Brother King Arcadio, who is right now busy sa kanyang mga ipagpagpaginagampanan, sapagkat kung lately talagang medyo na naging hiktik po. Kaya hindi mo na natin siya makakapiling, hindi mo na natin siya mapapakinggan sa on the air. Samantala, ako muna po, ang inyong pong kapatid. Kaya sa inyo po lahat, magandang hapon po. Brother King, kung kayo po'y nakikinig sa mga sandaling ito, mahal ka ng Diyos. Mahal ka namin. Sister Riley, good afternoon po. And then kay Sister Jo Gonzalez. Maraming maraming salamat ko sa total. Alam mo, ikaw ang napapalakas sa akin sa Veritas. Maraming salamat naman at unti-unti. Maski pa paano, kumbaga nagagampanan natin. May lang si Sister Jo Gonzalez. Siguro, magpaka mismo si Brother Tito, pinapanalangin din ako doon. Siyempre, meron mo ka naman. Siya nakasentro doon. Tapos magkaroon ng mga mabibigat na pagkakamali o error. Siyempre, masisita siya ng mga pari pa naman doon. Pero maraming salamat po sa inyong pong panalangin. And of course, sa ating pong head servant, ako po pinagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil po, unti-unti na nakakabawi si Brother Ting. Kaya lang, marami pa siya mga inaasikaso, kaya hindi pa natin siya mapapakinggan. Ganun din po, ang pinasasalamatan din po natin sa pangalan po ni Brother Ting. Lahat po nang naging masigasig, nagkumilos doon po sa grandstand noong linggo. Lahat po ng mga kumilos doon, lalo-lalo na po yung Marshall, no po? Hindi po ordinaryong gawain ng Marshall doon. Kailangan matatag ang katawan mo doon. Imagine, tapos ng gawain, magwawalis ka pa doon. Hindi pwede hindi mo walisan yun. Kaya hirap, bigat, puyat, ando na. Ando na lahat. Pero purihin ang Panginoon, wala po nakakasakit sa mga Marshall. Bakit? Kasi po aming Diyos ay sinusubaybayan po sila. Ganyan din yung mga asarik. At lahat po, mga ating mga sisters na kumbaga in charge po sa pulita. Yan po, biro mo, tahakin mo yung pagkadami-dami ng tao na ganyan din yung mga kasamahan ko po sa mga lay minister. Po, and of course, ang ating pong head servant, sa kabila ng lahat talagang gumanap din po siya. Okay? Tumalon pa nga eh. Kaya ganyan din po, ang ating pong mga tatlong kaparihan. Maraming salamat po kay Bishop Deogracio Tiniigis, ang ating pong pinakamamahal na obispo. At ganyan din po ang tatlong paris, Father Melvin Castro. At ganyan din po si Father Hilsil Acideria. At si Father Vic Robles, meron pa silang presentation. Ganda! Ganda presentation, simpleng-simple lang. Sabi niya ko na, within 15 to 20 minutes tapos yan. Itutuwa nga naman kung paano po si Jesus ipinako sa cross. Ayun, yan ang presentation ni Father Vic Robles. Kaya maraming maraming salamat po. Ganyan din po sa ating mga speaker, si Sister Marie. Okay? Talaga namang okay lang po. Hanggang po dito, nabigay din siya ng talk. Napakahalaga po niya. Kasi, yan nga po ang tinatarget natin ngayon, yung mag-total surrender muna tayo din para magkaroon tayo ng total consecration. Ayan. Kaya maraming maraming salamat po. Lahat po, pinasasalamatan po natin sa pagkilos ng Espiritu Santo. Lahat po naging matagumpay po ang nangyari po doon sa Quirino Grandstand. Una-una na po, at din pong anniversary, purihin ng Panginoon. At kumbaga, kung yung nakaraan, marami rin, mas marami ngayon. Okay? Namumulaklak. Ha? Ang bleacher, namumulaklak. Hanggang doon sa expansion, papunta doon sa ating monumento ni God Rizal. Okay? Ang dami-dami talaga. At ngayon din po, yung po, tinitingnan ko po yung cameraman. Ayun, banda ron saan, taas-taas. Kung ako, manlulula ako nun. Diniis ang init. Init ng araw kasi medyo maaga pa naman. Init ng araw, doon nakabila, doon ka sa taas. Parang nakahang. So maraming maraming salamat po sa inyo. Siguro kung wala po kayo, paano
huwag magiging matagumpay yung gawain niya. Of course, yung ating pong lahat sa mga choir, okay? Ang ating choir, okay? Yung mga dancer, no? Yung mga dancer natin, malagang ginilaon yun. Binabati ko po, si Sister Faye Garcia, kung kayo po'y nakikinig niyon, maraming maraming salamat po, pero pagkatapos niyan, balik na naman doon. Imagine ilang oras yan, back and forth. Kaya, ito po ang ilan pang ating mga announcement, ito po, God's healing po, ito po yung 15-day covenant with pray over and healing session, ginaganap ito sa second floor, may pahok, public market, kay Perisal Street, Caloocan City, Monday to Saturday, alas 10 po ng umaga hanggang alas 2. Kaya po ako, itong announcement ito, sinusunod ko ito. Pagpatak ng alas 10, pasok ako. Eh kasi itong announcement eh. Kaya, yun pong ginagawa ko, pagdating ng alas 10 ng umaga, pasok na ako hanggang alas 2, eksakto po yan. Pagdating ng alas 2, yun na, magbabaptism na. Yan. Abangan din po natin panoorin ang Soldiers of Christ TV program sa NBN Channel 4 tuwing Sabado po yan, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Huwag po natin kaliligtaan yan. Ang daming pinagagaling si Lord niya, baka kala nyo. Makikinig ka lang ng teaching ni Brother Ting. Manunood ka lang, pakinggan mo yung mga share. And then, manunood ka to kung ano mga nagaganap. Ay, maraming pinagagaling ang Panginoon. Isipin nyo, wala ka ng kagastos-gastos, manunood ka lang doon. Within 30 minutes, meron kang tatanggapin na blessing. Imagine, ngayon po natin kaliligtan ang panuori niya. Eh kung yung mga, dahil sa pag-ibig, pinanunood natin yan. Walang hanggang, pinanunood natin yan. At saka MMK, pinanunood natin yan. O, pinag-aaksaya natin. Ito ba naman? Hindi pa natin pag-aaksaya 30 minuto lang. Eh, may mapapala ka dito. Hindi lang mapupusog yung paningin mo kung hindi, may matatanggap ka physically and spiritually. Kaya po, mga kapatid ko, huwag po natin kaligtan panuuri nito. And then, sabi nito ang sino mang gustong mapanikan ng Christ on the Block, yan, ha? Manyari lamang tumawag lamang sa Soldiers of Christ sa opisina 3-5-5-1-2-0 o di kaya naman 986-7977. Maaari ding mag-text kay Sister Rose Albacino, ang aming pong kapatid, no? Sa 09237366087. At yan din mo para sa mga nais tumalo ng Sunday gathering. Subukan nyo. Ako lang naman mawawala sa inyo. Okay? Subukan nyo. Yung kasalukuyan na kasaksagan ng baka, subukan nyo. Pag hindi, pagpanit pa lang ninyo. Ha? Okay, siyempre, mga paguhan. Anong kagandang malalangkap nila amoy? Yung amoy. Pero alam niyo ba, yung amoy na yan, at saka yung tumi ng tubig, hindi niyo pa alam na kapag papagaling niya. Totoo yan, mga kapatid, totoo yan. Hindi natin isisigaw dito kung hindi totoo yan. Baka maparusahan tayo ng Panginoon. Eh, yun lang tagakabiti. Ilang taon na, pinaduduktor niya, hindi gumaling. Pero nang isuong niya, itapak niya, doon sa napakaraming tubig na yan, apay the following day natuyo hanggang sa gumaling na lang. Imagine. So, ibig sabihin nun, yung mga masasabi na, parang sabi natin na, panyan, mga hablang, yan ang mga, para hindi ka maka-attain, yung mga ginagawa ng, sabi na natin, kaligasan, huwag naman masyadong si Satanas, kawawa naman. Kawawa naman. Although, kaano natin yan, katunggali natin yan, pero, huwag natin sa paha na yun, na kaligasan na yun. Pero alam niyo pa, gumagaling mga kapatid. Gumagaling. Purihin ang Panginoon. Okay, yun pa. Sabi po sa gathering, susubukan po ninyo, no? Subukan ninyo. Tumano po kayo dito po sa second floor. May PAHO, Public Market, J. Perisal, Street, Caloocan City, alas 8 po hanggang alas 12 ng tanghali. Para sa iba pang impormasyon, tumawag lamang sa ganting. 285-5100 o kaya 986-7977. So, yan po. Inuulit ko po. Yung po Sabado, huwag kong kalilimutan yan. Okay? Sabi ko sa inyo, marami na kong pinagagaling ng Panginoon doon. Nang dahil sa pumamagitan na ng panonood, pakikinig. Ha? At yung mga nag-live stream, ano po? Sana
pagdating doon sa TV program na yun, manood din kayo. Po. Kaya po, mga kapatid, ngayon po may magaganap na combine. Unang-una na po sa Bulacan, Santa Rita, Parish Church, Santa Rita, Iginto, Bulacan. At simultaneously, itong po Maynila, combine, pero si tinatawagan mo pala, ang EBS family, please be there. Okay? Meron pong ipadadala si Lord doon. Lumalo po kayo, kahit na mga ilan na representante, kung hindi man tayo makatalo lahat, ang mahalaga po, meron pong dadala doon sa gawain na yun. Kaya po sa inyong lahat, po, yung mga taga-Maynila, okay? Alam po, medyo hirap na rin ating overall coordinator, Sister Ellie, no? Right now, happy listening. Ganyan po si Sister Leonie Iescas. Happy, ha? Itong dalawa nito, both of them are winning. Sa pag-irungan ni Brother Ting, darating ang panahon, magkakaroon tayo ng ministry ng mga palo dito o para i-designate natin sila ano ba talaga ang para sa kanila. Ayan. Marami-rami na rin po ang palo dito. Ang bagong palo ngayon, yun pong membro po ng taga-Kamada, Sister Kisim. Okay? Kanina po, nagkaroon po kami ng prayer meeting. Kuha ko na ng message, pagkatapos ng prayer meeting po kami sa bahay mismo yun. Doon. Ya kasi yun ang yung sinasabi ni Brady, yan po ang napakaganda pala niyan. Okay? And of course, meron po kami talagang mga pagbabahagi ng kanyan po. Kaya lahat po, ha? Lahat po date. Nakapagbibigay ng kanyang pananaw. Of course, yung message, pagkatapos niyan, mag-aaral kami. Mag-prayer meeting. Tapos, of course, ang pinakasindor po yun, yung pray over. Kailangan niyan, pray over. Hindi po pwedeng alisin niyan. Kung meron man mga pare, na hindi naniniwala dito sa praying over na ito, oy, sayang mo. Sayang mo. Oh, Father, hindi ka naniniwala. Sana naman maniwala ka. Ang Diyos naman ang nagpapagaling dito. Ano po? Ang dami-dami pinagaling ng Panginoon. Mantakin nyo. Oh, yun na nyo. Sa Linggo, ano ang ating ebanghelyo? Si Jairus o si Jairo, yung anak niya, patay na. Ay nung dumating si Kristo doon, ano sabi niya? Talita kami, hinawakan niya yung kamay ng bata, nabuhay yung bata. O, ano ngayon? O, hindi ba pagpapagaling yan? Pagpapanumali? Tapos ikaw, ayaw mo maniwala, pambihira ng patay mo. Sayang, ang tagal sa seminaryo pagkatapos, maliwanag naman sinasabi ni Lord doon. Okay? Sabi niya, ang may sakit, papatungan ninyo ng inyong kamay, gagaling sa pangalan ko. Tipin mo yan. Okay? Ang totoo yan, hindi naman ito magpapagaling. Si Lord naman ang papagaling. Of course, pinuntahan tayo dito, bumaba siya, para po tayo iligtas. Okay? At ito ang ginagawa ng mga soldiers of Christ. Sa malayo, sa malalapit, ang pray over po, yan ang isa yan sa nagpapalakas at nagpapadali ng sa soldiers of Christ. Kasi mararamdaman mo, matatama mo, yeah? Lalo pa pagka ang ating head servant na magpatong ng kamay, tamang-tama mo yan. Ramdam na ramdam mo kung ano. Yung bang pakiwari mo, aligyan lang si Jesus Christ. Yung bang ganun? Oh, sabi nga ni Father Adrian, sabi niya, itong daming to, hindi ito kagagawa ng kung ano pa man, Espiritu Santo ang kumilos dito. Kaya po, kamera po dito sa ano natin, ano, inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa Barasuayan Church today, 5 p.m. Thanksgiving Mass from Father Mario Mendiola. Okay? O kayong mga tagano dyan, no, may Thanksgiving Mass. Merong Thanksgiving Mass. Punta kayo doon. Para naman ni makilala tayo ng soldier sa itong mga kapareyan dahil siya sa pa although kilala na tayo, pero kinagailan makilala pa tayo. Kaya po, sa inyo po, mga kapatid, sa mga sandaling ito, andito na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng programang ito.
Kumordi, WAD. At ito po ang kapatid, Brother Masiro, Martes, Ubiha po, Brother Tingal Kanyo. Tayo po yung babasa na lang, Evangelio, at ibibigay sa atin ni Sister Rhea Rico ng Bagong Barrio. Amen. Mabuting balita, babasahin sa atin ang ating kapatid, Sister Rhea Rico ng Bagong Barrio. Sumati nawa ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ay kay San Mateo. Mabuti sa inyo, Panginoon. Ito po ang sinasabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangarap po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan at sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin mga mapagpagawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Oh,
ka pala po yung ano yung matatag na kasi yung text na sister Jen niya na ilagay na ito kasi 5K lang dapat nagpasalot siya ng text eh bukas pa ba na sorry po walang po yung ano niya yung text niya. Jesus, glory to Holy Spirit. May pagbabago lang po, no? Pasensya na po kayo. Kasi kung ano lang nakano nito, yun ang pabasahin ko. Pero ito pala, itong paanyayan itong si Father, ano ba ito? Father Mario? Mario Menjula, no po? Ang kanya pong Thanksgiving Mass, no? Hindi po ngayon. Bukas pala ng hapon, alas 5. Kaya ito, ulitin natin na inaanyayahan po ang lahat na tumalus sa Baraswai Church. Yan. Alam niyo itong simbahan na ito, makasaysayan talaga ito. Okay? Baraswai Church, ito yung Basilica Minore. Ito po yung cathedral sa Malulus, Bulacan. Ito pala bukas 28, ito 28 eh. Bukas ano ba? Ngayon, 28 eh. Oo, nakalagay dito 28, 22. Alam na yun, 30 ala. Ano ba? Alam ba tama dito? 29. Alam, ang tama dito? Ang maliit na yun. Ngayon o bukas? Bukas po, bali 30. Eh, nakalagay dito eh. Ano? 30 po. Sa 30. At? 30 ba? Tama? 29. Alam niyo yung 29 na yun, kapiestahan. Bakit 29 ng, kapiestahan ng San Pedro, San Pablo. Ayan. Piesta po ng ano yan? Apalit. So, inuulit ko po, inanyayahan po ang lahat na dumalos sa Baraswai Church bukas. June 29, 2012, Friday, Thanksgiving Mass. Ito po yung panyayan ni Father Mario Menjola. Kaya be there, no? Saksiyan natin. Thanksgiving Mass, okay? Nga lang kasi pa magta-Thanksgiving Mass, parang ano po eh. Parang pag-uordin kaya ito. Ayan. So mga kapatid, yan po ang ating mga... Bueno, punta po tayo sa Ebanghelyo. Maganda yung Ebanghelyo ng kahapon. Mapag-ahamping din ang Panginoon. Binahamping tayo, binahamping ang tao doon sa isang ulo. Ang mabuting punong raw, magbubunga ng mabuti. Ang masamang punong, ang ibubunga nito masama. Kaya yung mabuti, hindi pa na magbunga ng masama. Nor ang masama, magbunga ng mabuti. Doon tayo hinahambing kahapon. So dito naman ngayon, hinahambing po tayo doon sa mga tao na tayo ng pahay sa buhanginan o sa matatag na pundasyon. So para po maunawaan natin, ano ang gusto ng Panginoon na iparating sa atin, pakinggan natin si Sister Aria Rico ng Bagong Barrio sa kanya pong pananaw dito sa mabuting balitang ito. Sister Aria, good afternoon. So, magandang hapon po sa ating Diyos na buhay sa mahal na sa lahat po na nakikinig ng ating radio on the air at sa ating mga live stream viewers. Po. Sa unang bahagi po ng ating Ebanghelyo, ipinahiwatag dito ng ating Panginoon na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay kikilalanin ng ating Diyos. Kumbaga, sa ating pamumuhay, hindi po tayo ay taong simbahan, sure na tayong ligtas. Kahit na sabihin natin SOC tayo, nakakasigurado na tayo ng kaligtasan. Sapagkat, sabi nga, hindi maaaring kapag tayo naroon pumasok sa kalangitan ay
yung ating nasusunod ay pag-ibig lang sa Diyos. Kailangan din po ay ang pag-ibig sa ating kapwa. At ngayon din, sa ikalawang bahagi, sinasabi dito na kailangan pala may matatag tayong pundasyon sa ating pananalig at pananampalataya. Sabi nga, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, hindi lamang kasarapan, kasiyahan, kaligayahan. Naroon din ang mga pagsubok na kung saan dadaysayin tayo sa ating tibay ng pananalig at pananampalataya. Kung paano nga kailangan pala sa ating pagtayo ng ating sa ating mga pananalig at pananampalataya, naroon yung ating katatagan. Sabi nga din sa buhay kay Brother King, adobe ka ba? Dahil nalagpasan ni Brother King ang lahat ng kanyang pinagdaan ng pagsubok sa buhay. Ganon din po pa tayo. Tayong mga anak ng Diyos na naglilingkod, nagpupumilit, no, na maging karapat dapat sa kanya pagdating ng araw na tayo harap sa kanya. Kailangan na ang ating pananalig ay kasing tibay ng adobe na hindi yung konting problema, konting pagsubok, naroon agad na nagiging tayo. Sabi nga ni Father Benji, sa simbahan, uso daw yung laylo mo na ako, Father. No? Pero sabi nga, sa ating Panginoon, hindi tayo dapat weather-weather. Kailangan laging matatag ang ating pananalig at pananampalataya sapagkat ang Diyos ay siyang nagbibigay ng lahat sa ating mga pangailangan, nagkakalom na lahat ng ating tinatamasa, maging maganda o hindi man maganda, maging kasiyahan ng kalungkutan, lahat yan ay biyaya ng Panginoon. Kaya nawa, ang paalala ng ating Ebanghelyo, tayo ay magkaroon ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa at natibay ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Yan lamang po ang isang ganda sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat sa iyo, Sister Ria, no? Tingnan natin, buksan mo natin ang Lucas chapter 6, verse 46. Lucas chapter 6, verse 46. Okay. Sige nga po. Ito po ang sinasabi. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Yan. Kaya pala, pwede lang, pag tinawag mong Panginoon, Panginoon, okay, karapatan mo yan, tama lang yun, tawagin mong Panginoon, Panginoon, pero paano, kung hindi mo naman ginagawa yung sinasabi niya, ayun, tama nga naman sinasabi ng Panginoon, no? Kinakailangan po, kahit na anong gawin mo pala, tumawag ka ng Panginoon, Panginoon, pag hindi mo naman ginagawa yan, hindi ka rin makapapasok, okay? Kaya sabi po rito, no? Ito yung mga negative ways to salvation. Tatawag ka nga. Di mo naman ginagawa yung kalooban ng Diyos. Di ka rin makakapasok. Magsisimba ka nga araw-araw. Mula Lunes. Sabi mo na, Lunes, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Gawin mo na yan. Pero hindi mo naman sinusunod. Wala ka naman pagbabago. Di ka rin papasok. Sabi mo nangaral ka, ipinangaral mo salita ng Diyos. Pero yung pinangaral mo, talikot naman sa ginagawa mo, hindi ka rin papasok. Kaya na nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, hindi ka pa rin papasok. Kailan, paano tayo papasok? Dito. Yung sabi na ito yung positive, no? Ang nakikinig, pagkatapos mo pakinggan, isinasabuhay. Pagkatapos yung sabuhay, tinutupad ang salita ng Diyos. Ito yung sinasabi na makakapasok ka. Luke chapter 11 verse 28 Luke chapter 11 verse 28 ano po sinasabi? Ito po ang sinasabi. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paano mo ipanyan? Kumbaga, palawak-lawakin yan, Sister Ria, yung sinasabi niyan. Amen. So, dito sa ating sitas na ito, no, kailangan pala na sa ating pakikinig, hindi lamang pumapasok sa tenga at lumalabas sa kanila, kundi kailangan, pag narinig natin ang salita ng Diyos, ang kanyang mga aral, no, mag-internalize tayo. Papasukin natin sa ating puso't isipan at ilalabas natin sa pamamagitan ng paggawa. Na bagamat napakahirap, katulad na lamang kapag narinig mo yung ibigin mo ang iyong kaaway, napakahirap nun. Pero kung ating i-internalize yan at isa sa buhay, naroon naman, no, sabi nga, mapalad ang nakikinig at tumutupad. So sa ating pakikinig, sa ating pagsasatupad, naroon ang biyaya ng Panginoon. Kaya
Kailangan pala isagawa natin ang bawat salita ng Diyos na may pagpupumilit. Maaaring mahirap bilang tao, pero kapag tayo ay mayroong mga tinatawag natin na divine shield, naroon, tutulungan tayo ng banal na Espiritu upang maganap natin ang pagsasatupan ng salita ng Diyos. Amen! Ito pa, Sister Ria. Ito pa. Ano ba ang kahalagahan ng pakikinig sa atin? Kaya sabi ko, kinakailangan, nakikinig ka, pinakikinggan mo. Bakit? Gano'ng pagkahalaga yung pakikinig para sa atin, sa ating bilang isang Kristiyano? Buksan mo nga, Roma, okay? Chapter 10, verse 17. Ito po ang Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya dito po sa ating Mother Union, sinasabi ko madalas, kapag si Brother Ting nagtuturo, sapagkat siya po ang pinakaalulod ng mensahe ng Panginoon, tataan sa kanya para makatiyak po tayo, makinig po tayo mabuti. Sapagkat ang efekto nito, pag ikaw nakinig ka, the more you listen, the more you obtain faith, talagang napagagandang bunga niya. Anong ibubunga niya? Pananampalataya. Pag lumalim pananampalataya mo, lalo mapapalapit ka sa Panginoon at lalo makikilala mo ang Diyos na buhay. Okay? Makikilala mo. Ngayon po, mayroon po tayong tinatarget. Ano ba yung tinatarget na yung tinalama ba yan? Sister Ria, ang madalas po isisigaw ng ating head servant, yung total surrender. Okay? So, kita nyo ha, kung titingnan po natin ang Ebanghelyo, kahapon sinasabi po, ang masamang punong kahoy, walang ibubungan mabuti yan. So, kung tayo ay ang target natin ay ang total surrender, kinakailangan yung lubos at lahat ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa atin pong pananampalataya, kinakailangan tanggalin natin, basiwin na natin yan. After all, sinasabi ng Panginoon, pilitin yung pumasok sa makipot na pintuan. Pag ikaw nakapasok ka dun sa makipot na pintuan, yun ang time na masasabi mo, Lord, total surrender ako. Sapagkat total surrender ako, sapagkat Lord, meron akong gustong pasukin pa. Ano yun? Total consecration. Okay. Pero ang katindi mo pa, hindi mo pa tinatanggal yung lahat ng yan, mga kapatid, nananatili ka pa rin, punong, masamang punong kahoy, wala kang aasahan doon, kinakailangan po. Tularan natin ang isang mabuting punong kahoy, ang ibubunga mabuti. Kaya pagtuloy-tuloy ang kabutihan, ibubunga ng ating pinagkagawa. And then, wala pong dudan, walang katuta-tuta yan. Tayo po'y magiging, makakaroon tayo ng total consecration. Lubos na pagtatalaga ng sarili. Nakakaya talaga mo sarili mo kay Kristo. Ipakikiusap mo sa Mama Mary. Tapos ang dumi-dumi mo rin pala. Ang dami mo pang hindi pinagtatanggal. Okay? Di nakakaya. So, kung gusto natin, pagkatayo po na napasok na doon sa total consecration na yun, ano ba ang susunod dyan? Di ba buhay na wala hanggang? Ano masasabi mo, Sister Ria? Amen. Tunay nga, no? Sabi nga, saan ba tayo pumunta kundi sa piling ng ating Panginoon? Kaya dapat dito pa lamang, mag-aral na tayo, pilitin na natin ang lubos na pagtatalaga sa ating Panginoon. Bagamat napakahirap, pero sabi nga, dahil mayroon tayo mga nagpapastol sa atin, naroon naman, manatak natin ang landas upang tayo ay lubos na makitalaga natin ating sarili sa Panginoon Jesus sa pamamagitan ng mahal na natin. Kaya nawa, magpanalangin tayo nang sa gayon lahat tayo ay makalapit sa ating Diyos at magkaroon tayo ng lubos na pagtatalaga para sa ating Diyos na buhay. Amen. Alam niyo, pag tinitingnan ko si Brother Ting, ano po, nung last na, nung kailan na nag-fasting, iisip ko, sasama si Brother Ting, magpa-fasting. Matakin mo, meron kang kunting karamdaman. Hindi ka kakain ng 3 araw, 2 gabi.
kundi puro liquid lang. Eh, yun yung karamdaman mo, paano baka lumala pa yan, diba? Kung wala kang faith talaga, kung hindi matatag ang pananampalataya ni Brother Ting, pagkatapos hindi pa siya magpakatulog. Kaya lang siya makakatulog, pag inubos niya na yata yung salmo eh. Basahin yung salmo. Eh, salita ng Diyos yun. Kaya yun na nagbibigay sa kanya ng power. Sabi niya na, tinamuha, ano yun, sabi niya, no? Doon sa Mateo 4:4. Mateo 4:4. Yun ang pinangahawakan ni Brother Ting. Kaya naging matatag po si Brother Ting, masasabi natin na, para baka wala na siya isusurrender pa. Naisurrender niya na yata. Kaya ngayon ang gusto niya, total consecration yun na, pakibasa. Ano ba pinangahawakan niya? Ito po ang sinasabi. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya nyo, matimik ka ng konti. Pagkatapos hindi ka kakain, tatlong araw, dalawang gabi, puro liquid, hindi ka ba makatulog? Dahil siyempre, alam mo kung anong kalalagayan mo. Aba, purihin ng Panginoon. Yung huli ng talk niya, maniwala kayo mga kapatid, ha? Talaga namang iniisip ko, saan gagaling yung mga pinagsasabi ni Brother Ting niya, yung pinapaliwanag niya doon. Kasi yung mahirap yung paliwanag doon, yung 7 kapitang sinan ko, at saka yung mga kung ano man nagtutulak doon. Aba, eh, sabi ko, iba talaga ang salita ng Diyos. Kaya yun ang pinanghawakan niya, habang kami nagpuprograma sa Veritas, no po, eh, sila naman pala nagpapatulog. Tatlong orasyon. Matakim niyo, tatlong oras, babasahin mo yung salmo niya, tumuha siya ng mga tao doon. Sa totoong sinasabi ng 4:4 ng Mateo, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kapatid, kung wala kang pananampalatayang matatag, mahirap din. Siyempre, orat na maramdaman, medyo kumikirot-kirot, wala na, bitaw ka na doon. Pero, purihin ang Panginoon, talagang kinasihan ko si Brother Ting. Doon ko nakita talaga, na talaga yung sinasabi niya, surrender, total surrender. Ano ba mag isusuko mo doon? Maaring siguro wala ng vision si Brother Ting. Of course, lahat po tayo, maaring wala na tayong vision. Pero yung sinasabi niya, yung pangkaluban, baka meron pa. Eh, mahirap tanggalin yun. Kung wala kang matatag na kinakapitan, paano mo matatanggal doon? Halimbawa, yung mga mamumunting sama ng loob, yung pagdaramdam, yung puot-puot doon, ikinakailangan matanggal yun. At hindi mo matatanggal yan kung sa sarili mo lamang, sinasabi ni Parting, at sa sarili mong kakayanin, hindi mo kaya tanggalin yun. Maliban lang kung tutulungan ka ng Espiritu Santo, yun na mag-uutyok sa'yo, magbibigay ng power para matanggal yun, ay sigurado pagkatulong mo Espiritu Santo. Pero sa kanilang sarili mo, hindi mo kaya yan. Kaya po, yung tatlong araw at dalawang gabi nilang tagumpay po ang ating head servant. Nakita ko talaga kung gaano kahirap dinanas niya. Kung minsan, hindi naman sa pag-ano, nakikit ko parang ano, parang nararamdaman ko rin, sabi nga ng ibang mga pinupunta ko, sana yung nararamdaman ni Brother Ting, kaya nakihati rin na binigyan din kami ng konti. Eh hindi eh, siya leader eh, kinakailan ipalasap sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi niya, marami siyang babaguhin. Kaya kung yun ang magiging daan, kapatid, mag-iisa po tayo sa anumang gagawin ni Brother Ting na aksyon. Tapos alam niya, at alam ng Diyos, doon tayo totally mako-consecrate kung lahat ng iyon ay isusuko natin. Pero kung mananatili ka na masamang punong kahoy, ay huwag mong asahan na mamumunga ka ng mabuti. Ang masamang punong kahoy, mamumunga ng mabuti. Ganun din. Dito sa ating ibang gilingit, kung ang pundasyon ng pananampalataya mo ay mabuhangin, kapatid, wala kang aasahan yan, kunting ihip lang ng bagyo. Ha? Tuwad yan, wasak yan. Pero kung ang pundasyon mo ay napakatatag, no? Kung ang pundasyon mo napakatatag, sino ang pundasyon mo? Si Jesus Christ. Maniwala ka. Ano mang unos yan, huwag kang matakot. Kasama mo Diyos. At nangako ang Diyos. Kasama mo ako. Hindi kita pababayaan. Ano sa tatulong?
Amen. So ang ating Panginoon, kailan may hindi nagbabaya kahit na dumarating tayo sa mga mabigit na problema, akala natin pinabayaan na tayo, pinarurusahan na tayo. Pero sabi nga, ang Panginoon, mahal na tayo kung paano naroon ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Ang Diyos ay laging nariyan. Ang nais lamang niya ay yung manatili tayong nakakapit. Sabi nga, kahit na anong bigat, kahit na anong hirap, nung araw pa nga kami, dahil taga-Antipolo pa kami nung araw, kahit na walang-wala kami, ang nanay ko nagsusumikap na makadalo kami ang gawain ng Panginoon dito sa May Paho. Commute lang yon at hindi ganun kadali ang noon pa namin. Pero sa pag-ibig ng Diyos na natili kami matatag, matibay at nagtuloy-tuloy sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Kung kaya naman, hanggang ngayon, kahit wala na ang nanay ko, kahit nagkapamilya na kami, kahit na may mga pagsubok na dumaan sa amin sa paglingkod sa Diyos, narito pa rin kami. Dahil ang pundasyon ko ay ang Panginoong Jesus na nagbigay sa akin ng kakayahanan na malagpas ang lahat ng iyon. Bilang tao, mahirap kapag ikaw ay sinusubok. Pero kapag kasama mo si Kristo at nananalig na nananampalataya tayo, naroon naman, malalampasan natin ano mang bagyong iyan at masasabi natin tayo ay nakapagtayo ng isang bahay na ito. Amen. Of course, si Kristo nagbigay sa pamamagitan ng nanay mo. So masasabi natin yung nanay mo ay mabuting punong kahoy at ang bunga kayo sapagkat mabuti, kaya mabuti rin ang bunga. Nakita mo, ha? Sabi mo nga eh, kahit wala na nanay mo, eh yun ang pinamana sa inyo. Hindi material na bagay ang pinamana sa inyo, kung hindi ang pinamana sa inyo bilang isang mabuting ina. Kaya ngayon, kita mo, ha? Isang bagay na lang sa iyo, kapatid. Oo, alam ko yan, alam ko. Pero alam ko, darating din ang panahon, may isa sa katuparan yan. Kita niyo ha, si Brother Dave. Gusto ko lang balikan si Brother Dave. Kasi hindi po biru-biru yung kataladahan ni Brother Dave sa religious fasting na yun. Kung bakit, kung titingnan mo po si Ezekias dun sa aklat ni Isaias, Samuel 38 siya tayo, no? 38. Ano ha? Pakitingnan nga. Ezekias. Chapter 38. Okay. Nagkasakit si Haring Ezekias. Okay. Namo. Nagkasakit si Haring Ezekias. Isaias 38. Namo. Nagkasakit. Ito po. Nagkasakit si Ezekias. Nang panahong iyon, nagkasakit ng maluba si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habili, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin, O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli si Yahweh kay Isaias, wika sa kanya. Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunog si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taong ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang nunusod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria, ang salita ng Diyos. Ayan, kaya natinig niya, mga kapatid, ha? Kung si Ezekias ay mabuting tao, mabuting hari, no? Na dineclare na mamamatay na, tawagin mo na yung kasambahay mo, yung pamilya mo, para kung anong mga dapat ayusin yung mga kasulatan. Alam niyo mo, umarap siya sa dinding at doon nanalangin. Para bang sinabi niya, Yam, sa kabila ng aking kabutihan, ito ba ang isusukli sa akin? Pero nadinig ng Diyos ang panangis ni Ezekias. Kaya sabi niya, balikan mo. Sabihin mo, binabawi ko na. At extinction of life, 15 years. Ba, eh, hindi maikli yung 15 years na yun, kapatid. So, kung ibinigay kay Ezekias dahil sa kanyang pagiging matuwid, ha, bilang isang hari, binuno, no po.
Hindi kaya may bibigay din kay Brother Ding yung extension of life na yun sapagkat nakikita naman sa buhay ni Brother Ding. Ibibigay yun, mga kapatid. Kaya yun po, pinangahawakan ng ating punong lingkod. Ang Diyos ay makatarong Diyos. Kaya nawa po, itong ating ebanghelyo, itong ating ebanghelyo na sa araw na ito, mga kapatid, ano po, ipakita po natin sa Diyos na hindi sa pamamagitan ng pagtawag, pagsimba-simba, na hindi na wala naman na babago, hindi yan na magiging kailangan ng tunay na kikinig ka, nagsasabuhay at tinutupad mo ang salita ng Diyos pag tumawag ka sa tumulong ng ating Panginoon. Amen. At sa inyo po lahat, magandang hapon po at maraming salamat sa iyong pakikinig. Kayo po idadako na po tayo sa Healing on the Air. Pinakikitaan mo kami ng isang simpleng-simpleng magandang halimbawa sa pamamagitan ng may head servant. Kaya mo, Lord. Kung ibinigay mo yan sa kanya, kaya mo alisin yan, Panginoon. Kaya ito'y paraan lamang, Lord, just ito nga, tinatawag na purification para po yung pagdalisay sa isang pinuno katulad ng Brother Tim, tulad din ni Sikias. Yes, Lord. Para lang kami maniwala na ikaw ang Diyos na makapangyari. Kaya lang, alalang bagay pinaaako mo sa namumuno ang lahat ng mga kakulangan, mga nasasakupan. Kaya Lord, kung ano man ang mga pagkukulang ng mga miyembro, kami mga miyembro, Panginoon. Lord, ka, baguhin mo kami, Panginoon, sapagkat lahat po na pinanasahan magkaroon ng total surrender para maabot namin ang total consecration. Yeah, Lord, inaako ni Brother Ting lahat yung mga yon. Kaya naman, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagpapago, maipsan nawa at mawalang lahat yan at may extinction of life na ibibigay mo sa kanya. Kaya Lord, maraming salamat. Kaya na po, Lord, ito mga sandaling ito, itinataas ko po sa iyo. Paulit-ulit at hindi ko kailangan pagsasawa ang aking spirit. Baka, Lord, yan pa magiging taangan. Sabi na natin, pagkalusaw ng aming kinalalagyang lupang aming pinatakayupan, Lord, ayaw namin mangyari yan. Kami po'y taas ang susunod kami sa kalupan mo. Kaya alisin mo na po sa isipan nitong mga gusto maisabatas ito. Lord, walang pakikinabangan dyan. Walang magandang itutulot yan, Panginoon. Kaya Lord, itinataas ko rin sa iyo si Brother Tingaw, Katya, at kanyang may bahay, Sister Rearney. Panginoon, lubos at ganap na kagalingan at kalakasan ipagkaloob na po sa kanya, Panginoon. Kaya din po, Sister Carol Dan, ang family, John, Jim, Sulato, Baby Maniflo, Neil Dadanti, ang family, and din po si Ising Borsillo, si Ising Borsillo, ang family, Diocasio Timago, Lucy Jan Jansen, Timago, and din po si Arlene Inieres, Melanie Said, A.D. Epias and Pavel, Fermen Murano, Gaudencia Murano, Melody Murano, Ana Rose Yalsa, tinataas ko rin sa iyo, Lord, si Bonnie Copeno, Barista Copeno, Mark Anthony Copeno, si Vicky Feliciano, Luisa Gacharian, Baby Magtuto, Ricardo Nictao, Celia Nictao, at kaya din po, si Juan Cinco, Lorin, Jesus name, si Roland Lorenzo, Panginoon, alisin mo kung ano man, nahihirapan na pumapasok sa kanyang isipan. Thank you, Tawin Lord, in the name of Jesus. Hindi po si Lita Mulano, Abigail Mulano, Matt San Juan, ang family, Luz De Leon, family, John Jimena, ang family, Joey Velasco, ang family, Delia Amero, Rose Albacino, Perlita Amo, Mary Ann Ortigera, La Pera, Jeannie, hindi po si Alice Pina, ang family, Jose Garcia, ang family. Hindi po, Panginoon, tinatapos si Melagos Venturano, huwag din mo makalakad na po dyan para makapagpapatuloy niya ang kanyang paglilikod sa'yo. Ganyan po si Maria Victoria Evangelista, Jojo de Jesus, ang family mula kang Bosan Girls. Ganyan din po, Panginoon. Si Sister Alice, Jane, Junjun, Leno, Chris, Chris, Pinar, Kier, Megan, Mahamis. Itinataas ko rin sa'yo, Lord, si Maricel, Ronald, R.K.,
Rochelle Paulin Rigazzo, Francisca Rigazzo, Rigazzo Pamela, Alex Rigazzo, in the name of Jesus, Angelica Rosaria, Maido, La Golden, Chronica Publishing, Elie, Eva Mel, Alvin, Polaris Lauren Rivera, El Deposit of the Sweet Family, Inata Screen Sailor, Roland Civilian Family, Ninita Samson, Alit Cantuna, Aling Taglinao, ang family ni Daloxin, ang family at ang kanyang anak na kukuha pa ng second time ang exam para sa nursing. Hindi na taas rin sa Lord Jenita San Juan, Ray Annalyn Ampax. Yan din po si Raph Nicole Wright, Ray Kanya, Jan Paulo Oliver, Cristina Mejia, Roberto Galeano, Alexander Oliver, Johan Grace, Francis Maniflor, Irene Veray, Tinupit Family, Rhea Rico, yan din po si John Lopez and Family, si Boy Bulawano Family, Palinis Family, Ronald Antino, Ana Rose Antino, Ellen Antino, Rogelin Antino, Rogelio Antino Jr., Jacqueline Takda, Herrefi Kalustian, di Panginoon Silica, Asentera, Divina Gracia, Claudio, Bernabe Medalia, Irene Veray, kanyang si Marta De Leon, Operasyon Yapon, Almagisa Simple, si Rolando Lorenzo, and Jan Marcos Espinosa, in Jesus' name, glory to God, and mornings to come up. Tulilinin mo namin dinadalangin sa iyo, Panginoon, aming kapatid, Textmaster, Sister Jo Gonzalez, Sabas Tomal, Cecilia, Lancer, Ian Engelbert, and Celie Bautista, Hiromi Tokunaga, Rosario Talavera and Family, Pellegrina Galang, J.R. Magina, Paul Moreno, Jenny Lynn, Jenny Pinol, Rosemel Carlo Prince, Princess Torres, Rona Talavera, Rona Nicolas, Agueda Nicolas and Family, Adrian Galang and Family, Orchan, Carmen Morada, Efren Cas, Jet San Mateo, Eduardo Manginan Family, Bansil Family, Samson Family, Rivera Family, ganyan namin mga live stream viewers, sina Lisa Nicolas ng Vietnam, Doris Altoconaga at Carmela Romero from Japan, Mercy Carino from Singapore, ganyan namin kapatid, sina Gina Cecilia ng Pandibulacan, Leona Cantero ng Poser Caloocan, J.R. Naginan ng Santola, Desmond Tesilla and Kev Dumalo ng Balot na Botas Kumbahin, ganyan si Sister Jane Manes ng Kamada at Sister Marian Leonardo. Dalangin din po namin sa iyong Panginoon, Shibuya Family, Santolan Group, Rodrigo and Emily Talavera, Rosalie and Ray Magbabara, Roel Talavera, Jen Lynn Piglao, Pablo Moreno and Family, Alexander Galing and Family, Angelita Pinong and Family, Arnel Galing and Family, Arlene Dimalanta and Family, Arnold Galing and Family, Pedro Lorenzo, Yap Family, Nawiki Osako, Leia Ochuka, Violeta Ishikawa, Joanna Flores, KJ Ayogi and Family, Edward Cueva, Farvey Garcias, Nelly Mata, Eden Pajares, Ray Cipriano, Ramir Santamaria, Cesar Artigas, Victor Angeles and Family, Lavinia and Carmen Family, Brother Tony and Family, Susan Balikaw and Family, Linda Lizana Family, Nikki Montesilio, June and Denise Villaseran, Leif and Josefina Montesilio, Clyde Earl, Princess and Perry, Ziachi Lumaluan, Ronnie Eric, Rose Marie, Edwin Efren, Lorena Maginan, Baby Jaden, Mercy Carino and Family, Panuelos Family, ganyan din sa Inasangon Family, Sam Tan Juanco, Michael Paul, Latag Family, Christina Suma and Family, Gago Family, Alfredo Del Rosario Jr. and Family, Bangunuluan Family, Cecilio Jose, Baisa, Santa Maria, Alaman at Esteban Family, ganyan din sa Sister Shirley and Family, dalang din namin Francis, Erlinda, Ferdinand Carlo Asbillo, Ler, Mapega, Salvation, Leonardo and Family, Reyes Family, Dita and Cruz Dumaluan, Evelyn and Jimmy Dumaluan and Family, Rodora and Roy Timting and Family. Ganyan dalangin namin sa inyo ang kaluna ni Ciprian at Maria. Inataas ko din sa inyo, Panginoon, ang bagong bago kong mind group, ang aming cover coordinator, Sister Anne Esther, at lahat ng kanyang mga sasagupang mga coordinators. Ganyan din ang Rico Family, Chosen Family, Laurito Family at Ruben Family. At dadalangin din namin sa inyo ang Music Ministry ng Soldiers of Christ. Alat na ito ay sinasama din na dalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus na magkakalagal. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Panginoon, hindi na taas mo rin po sa iyo ang magaganap na first anniversary ng Purak Pampanga sa pamumuno po ni Sister Luisa Gancharian
atal ng kasamaan, of course, sa kanilang coordinator, Sister Alice Peña. Yan din po yun yung tinataas ko yun po, ang aming pong diocese at kalungkan, pauna po ng aming pinakamamahal ng Obispo Bishop Pedro sa Sinigit, nawa ko lahat ng kaparehan na magiging makaisa sila lahat, Panginoon, upang anumang mga hinahil na darating sa diocese ay mapaglanak na sa pagkakakaya sa inyo po. Tinataas ko rin sa inyo, ang aming spiritual director, Bishop Pedro Bahay. Nawa po, pag-unin niya na sa darating na linggo, siya po naka-schedule na mag-misa sa atin. At umaasa po, Panginoon, hindi mo kami bibigunin, Lord God, sa first Sunday of the month. Ang naka-schedule po, ang aming mismo spiritual director. Nawa, Lord, maging mga taga-patching, Panguna po ni Father Leonardo Polina, Edgar Bumlusa, at ilabas si Father Acidelia, kaya hindi po si Walter, ang ibang mga kaparehan pa ng patching. Nawa, Lord, pag-uglorin mo, pag-isayin mo sila, Panginoon, the name of Jesus of Nazareth. And of course, Lord, ganap na kagalingan, ganap na kalakasan sa amin pong headserman. Salamat, Lord, binigyan mo kami ng isang matatag. Matatag na pananampalataya, malalim na pagtitiwala sa Diyos in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, na pagkukunan namin ng magagandang halimbawa, Panginoon. At nawalog lahat ng bumungkuo ng congregation of soldiers sa Christ. Ay isa lang ang pagkukunan, only the fountain of everything, Lord, na binibigay mo sa amin po ngayon. Siyempre, of course, ikaw po ang founding ni Jesus Christ na ako sa amin. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng biyaya at pagpapala in the name of Jesus. At nawa, Lord, lahat po ng mga outreaches, mga nagaganap na ano-an pa, mga Christ on the block in the name of Jesus at Nazareth. Lord, alam po, patutunayan mo, Panginoon, na sa panguna po ng aming head servant, ipakikita mo na kaya mong gawin in Jesus. Kaya, amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na wala hanggang kaliwanagan, umaasa at nananalig kami, Lord, tinataas ko rin po ang aming pong 4th year anniversary ng Tamada Prayer Book, Prayer Group. At ito po magaganap sa August 7, ito po magaganap sa Mother Unit. Umaasa at nananalig ako, Panginoon. Hindi mo pipiguin at ipakikita mo, Lord, na sa kabila ng lahat, Lord, ay naipaglabang ka namin, naipagtagumpay ka namin, Panginoon. Kaya din doon na magaganap po ng Gumbayan Fellowship mamaya po sa Manila, Gumbayan. In the name of Jesus, glory to God, glory to Jesus, hallelujah.